Hello! Welcome to my channel. So, today's video, gagawa ako ng first impression review nitong BB cream ng Minaw Makeup. And ito yung box niya. Nakalagay dito, Aloe Vera Moisture Blemish Balm, Nutritious Ingredients, Soft and Gentle for Skin. Ngayon, meron sa akin binigay na 4 shades. Hey! What happened? Sorry. May binigay sa akin ng 4 shades. Ang mga shade nila ay pink, pink beige, soft beige, tsaka dark beige. Ngayon, swatch ko siya, titingnan ko ano yung medyo malapit or yung malapit sa skin tone ko. Sinwatch ko na yung mga shades dito sa likod ng kamay ko. Ito yung pink, pink beige, soft beige, tsaka dark beige. Kung pink beige, sobrang puti. Yung soft beige, may yellow undertone siya or may yellow tone siya. So, I decided na itong kulay soft beige yung gagamitin ko. Wala akong ka-shade. Wala akong ka-shade sa mga BB cream na to kasi ang puputi. Tapos, yung mga tone pa niya is more on pink. Eh, I have yellow undertones. Okay, so naglagay na ako ng BB cream na soft beige. Ready ko na siyang apply sa face ko. Yung smell niya, kaamoy niya yung Ever Bilena na BB cream. Ganun yung amoy niya. Pero hindi siya ganun katapang. Parang mas matapang yung scent nung Ever Bilena na BB cream. So, gagamitin ko lang yung fingers ko to apply the foundation or BB cream. Tapos, i-blend ko na rin siya. So, concealer na akong mga pimple marks, veins. Yan, tingnan natin kung matatakpan. Yung coverage niya, I can say na it's light to medium coverage. Mag-a-add pa ako ng layer. Titingnan ko kung matatakpan niya tong pimple scars ko dito. Tapos may nakikita pa ako mga veins. By the way, yung consistency nito, hindi siya liquidy. Hindi rin siya ganun ka-creamy. Yes, nagmukhang flawless yung face ko and sobrang puti. Flawless siya tingnan sa skin, tapos hindi siya yung foundation na halatang naka-foundation ka. Kung kakulay ko yung shade na to, pero hindi ko kakulay yung shade na to. Pero kung titignan ko in person, parang ano ko lang siya, skin ko lang din siya. Kapag hinawakan mo, gamit yung kamay mo, medyo sticky yung feeling. Pero hindi siya ganun ka-sticky. Sample natin yung hair. Ayan, may dumidikit. Pero yung feeling sa face, hindi siya malagkit sa feeling. Parang wala ka lang nakalagay. And dito sa kabilang side, gagamit ako ng sponge. Lalagyan mo sa pang-squeeze. Mas magandang gumamit ng long sponge kaysa fingers. Mas maganda yung coverage niya. So, napansin ko na. Tapos, mas mabilis. Parang natural skin, pero ang problema, sobrang puti sa face ko. Yan. I-blend ko na rin dito pa. Kasi parang medyo patchy tingnan. Gamit yung fingers. Nalagyan ko na ng BB cream yung buong mukha ko. Noong una, ginamit ko yung fingers ko lang dito sa right side ko. Tapos dito, sponge lang. Pero binlend ko rin siya using this sponge kasi parang patchy tingnan. Dun sa fingers lang yung gamit ko kanina. Okay, so masasabi ko sa BB cream na to, yung kanyang coverage, it's light to medium, tapos instantly flawless looking. Natakpan niya yung aking mga veins, tapos na-even out niya yung skin tone ko. Ayan, na-brighten up nga niya kasi sobrang puti ng foundation or ng BB cream na to. Tapos, in dewy finish, meron siyang dewy finish. Karamdam ko sa mukha ko, parang wala akong nakalagay na BB cream sa face ko. It's very lightweight. Walang cakey na nangyayari. Like ko, lalagyan ko na din. Kasi nga, so
konti. Para lumulutang yung ano ko, mukha. Gamit ako ng pang set kasi sobrang puti ng face ko. Ang gagamitin ko, Fashion 21 na shade ay number 1. Yan, i-blend ko siya. Wala pala akong dalang brush. Hindi ko lang alam kung okay siya sa oily skin since kanina sobrang dewy talaga ng finish niya. Tapusin ko lang ang makeup ko tapos babalik ako. Hello, I'm back! So ang oras ngayon ay 1:06. Pasensya na kung marumi yung aking screen. 1 PM na ng tanghali. Okay, so itetest ko kung gaano katagal bago lumabas yung oil ko or kung okay ba siya, kung magkikiki ba siya mamaya. So, I have combination skin, which mean na oily ako sa part ng T-zone, sa cheeks, tapos may part rin na dry yung aking face. Tulad dito sa part na yan. Okay, so magbabalik ako mamaya for update. Hello! So, papakita ko lang sa inyo yung itsura ng face ko sa natural lighting. Ito yung itsura ng skin ko. So far, nagagandahan ako sa kanya. Parang ginawa niyang healthy yung skin ko. Flawless, healthy looking skin. And sobrang natural lang tingnan. Ewan ko mukhang natural sa camera. Pero in person, mukhang natural yung skin ko. 2 layers yung nalagay ko na BB cream sa face ko. Pero hindi siya halata na marami akong nilagay sa mukha, ganun. Tawa ko lang sa camera. Pero, ayan, so far, ayun nga, nagugustuhan ko siya. Parang ginawa lang niyang healthy and glowy yung skin ko and flawless. Although, hindi niya naman natakpan as in talaga yung aking pimple marks. Pero, yun, nagagandaan ako sa kanyang coverage. Kasi nga, parang skin mo lang din siya. So, babalik ako mamaya ulit to update. So, I am back for my final update and final review dito sa product na to na Minaw BB Cream. Oo, hindi ko siya masusuot ng buong araw kasi kailangan ko maligo. And sobrang init sa Pilipinas. Okay, ang oras. Ayan. As in talagang shiny, shimmering, splendid. Makintab. Ang aking T-zone, cheeks, and sa baba ko. Ayan, parang kong lechon. Ngayon ko lang nakita yung face ko na ganito ka-oily. 3 hours pa lang nakakalipas. 1, 2, 3, 4. It's 4 o'clock ng hapon ngayon. 3 hours pa lang ngayon nakakalipas. Tama ba 3 hours or 4 hours? 3 hours pa 4 hours? 3 hours. Okay, 3 hours. Pwede ka nang magprito ng pancake sa face ko. Hindi naman, hindi pa natatanggal yung BB cream. Kung ano yung coverage niya kanina, ganun pa din hanggang ngayon. Ang nagbago lang sa kanya ay naging sobrang oily ako. So, wala akong blotting paper kaya nagamit na lang ako ng tissue. And tignan ko kung okay pa rin yung itsura niya or kung mag-transfer pa siya. Merong transfer. Okay pa rin siya. Maganda pa rin siya. Itong binlat ko na. Ito yung, wow, grabe yung oil ko dito. Ito yung nablat ko na. Nablat ko na yung oil sa face ko. Ito yung itsura niya. Nawala na yung sobrang shine and sobrang oil sa face ko. Coverage niya, parang wala pa rin nagbago. Ganun pa din. Siguro medyo nabawasan lang ng konti yung coverage. As in, konting-konti lang. Tapos, hindi siya nag-cakey. Walang cakey na nangyari. Yun lang talaga. 3 hours, sobrang oily na. Ay, pala pa kayo mga tao na super oily yung face. Siguro, baka kakalagay lang nila. Sobrang nag-oily na sila. And sobrang init din kasi ngayon sa Pilipinas dahil summer, kaya din siguro sobrang bilis talaga ako mag-oil. My final review, 2 bagay lang yung hindi ko talaga sa kanya nagustuhan. Una, yung shade niya, sobrang puti. Tapos, pangalawa ay sobrang bilis niyang mag-oil up or sobrang nakaka-oily siya ng face. Siguro dahil sa
nakalagay dito na moisture talaga. Kung sobrang dry ng face mo, siguro perfect sa'yo ito na BB cream kasi sobrang nakaka-moisturize talaga siya ng face, skin sa face. Tapos, hindi rin siya nagki-cakey. So, I think this is perfect if you have dry skin. Yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya is yung first, syempre yung packaging. Sobrang nagandahan ako sa packaging niya. Ayan. Yung kanyang smell, okay, sa akin yung kanyang smell, hindi ganun katapang yung scent niya, and nawawala rin yung scent niya pag nalagay mo na sa face mo ng ilang minutes. Ayun, wala na siya talagang smell. Wala na siyang smell. Yung kanyang coverage, okay sa akin. Yung kanyang effect, yun talagang pinaka nagustuhan ko. Yung effect niya sa skin ko ay hindi man siya nakaka-cover ng mga pimple marks. Na-fooled memory ako. So, ulitin. Ayun, so, hindi man siya as in talaga na nakakatakip ng pimple marks. Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya ay yung effect niya na binigyan niya ako ng glowy na parang healthy na skin. Ang problema nga lang talaga sa kanya ay mabilis nag-oil yung face ko. Pero gusto ko paulit magamit yung BB cream na to, lalo na kung malamig yung panahon. Kung lagi kang nasa office na may aircon and nadadry yung skin mo, I think this BB cream is perfect for you! Yun lang para sa video na to. Thank you so much for watching. Ah, mga pala yung price. Hindi ko sure yung price niya kasi pinadala lang siya sa akin ng Minaw. And hindi ko lang sure kung available na siya dito sa Philippines. May nakikita na ako sa Shopee ng mga Minaw na BB cream pero hindi ko lang sure kung merong yung katulad nito ng Aloe Moisture. So, ayun lang para sa video na to. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my channel. See you again in my next video. Goodbye!